nga pala si Raychel Joyce Sanchez, isa sa magtatalakay sa mahalagang isyu ito. Ako nga pala si Raychel Dequiros, isa sa magtatalakay sa mahalagang isyu ito. Ako nga pala si John T. Bueno, isa sa magtatalakay sa mahalagang isyu ito. Sa ating mga manunood, maraming salamat at lubos naming kinagatalak na makita kayo. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isipan. Halika na, tuklasin ang mundo ang puno ng isipan. Isang mapagpalang umaga, Cavsuenos. Ngayong umaga ay ating tatalakayin ang isa sa mga isyu ng pandemya, ngunit hindi ganoon nabibigyang pansin. Ang ating tema ng araw ay pinamagatang pandemya, ang paglala ng online sexual na pang-aabuso at eksploitasyon sa kabataan. Bago tayo magsimula, ay gusto namin ibahagi ang munting video na aming ginawa tungkol sa temang ito. Hili-hiling tulagan ay wala't tiri imo'y nanay. Katutian tay pagkalpapay. Upang mabigyan tayo ng impormasyon at kalagayan tungkol sa isyong ito, ay sumangguni ang aming grupo sa mga iba't ibang ahensya sa pamamagitan ng pagsaliksik sa nilabas ng balita, reports, bilang ng datos, study at iba pa tungkol dito. Ayon sa Junior Social Workers Association of the Philippines CABSU Main Chapter, ang maituturing na bata ay may edad na mas mababa sa 18 taong gulang. Ito po yung 17, 16, 15, 14, 13, and so on and so forth. 18 taon o higit pa, ngunit hindi kayang pahalagahan ang sarili sa pang-aabuso ng iba. Ito po yung mga bata na hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, mga batang mahina, mga batang walang laban. Malaki ang naging epekto ng pandemya sa mga bata ayon sa Council of the Welfare of Children na iniulat ng ABS-CBN News. 50% o 54% ng mga bata ay nakararamdam ng kalungkutan, takot at pangamba sa panahon ng pandemya, lalo na na nagsara ang mga paaralan. Ayon kay Executive Director Mary Macy Cahayon Uy, bukod sa physical health, may epekto rin ang pandemya sa mental at psychosocial health sa mga bata. Kapag sinabi po nating mental, ito po ay tumutukoy sa kanilang pag-iisip, at psychosocial naman ay tumutukoy rin sa pag-iisip, kasama na rin po ang pakikitungo sa ibang tao. Base sa survey ng partner agencies ng opisina at mga non-government organization, ay nasa 41% ng mga bata ang nagsasabing umiiral ang physical at psychological na pamamaraan ng parusa sa kanilang mga tahanan. Ano ang sexual na pang-aabuso? Ang pang-aabuso sexual ay maaaring paglalaro sa mga selang bahagi ng katawan o katawan ng iba, paggamit ibang bahagi ng katawan para sa sexual na gawain at sexual harassment. So ang katawan na tinutukoy ay maaaring legs, dede, penis o ari ng lalaki, vagina o ari ng babae, parte ng katawan na nagbibigay ng pleasure sa mga nang-aabuso. Maaari ito hindi physical tulad ng paglalantad ng sarili o gumagawa ng sexual na gawain at nakaroon ng kaligayang sexual sa pamamagitan ng pagtingin sa mga hubad na katawan, sexual na pag-aari o kaya ay panunood ng pagkatalik na isinasagawa ng iba. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng panunood ng video na nagtatalik ay form ng sexual na pang-aabuso. Pag-uomigil po na may halong paghuhubad ay kinakategoryang sexual na pang-aabuso rin po. Ayon sa World Health Organization, ang sexual na eksploitasyon ay aktwal o pagkatangkang pang-aabuso sa isang taong nasa posisyong ng kahinaan, kawalan ng kapangyarihan o pagkasamantala na binigay na tiwala nito para sa layuning sexual. Kasama rito ang mga gawain na pinakakitaan ng pera,
o ibang benepisyong panlipunan o politikal mula sa pang-abusong sexual ng iba. So nabibiktima po rito yung mga tao o batang alam nilang mahina at may pangangailangan sa buhay. Na tumama ang COVID-19, maraming pamilya ang nawala ng trabaho. Lalo na yung mga nasa lower status, hindi nila alam kung paano sila makakain sa buong mag-araw. Kaya ang iba ay pinili na lamang gumawa na hindi kaaya-aya. Ano ang sexual na exploitation? Ito ay ang pananamantalang sexual sa mga kabataan sa pamamagitan ng paggamit ng online connection o internet. Karaniwang makakakilala ang bata o ang mga magulang nito na kadalasang masangatad ang kausap ng humihingi o bumibili ng mga sensitibo, sexual na larawan o video ng bata. Maaari rin namang live stream ang hingi na nakatadang kausap. Dito na po pumapasok ang paggamit ng internet. Ngayong pandemya, ang mga kabataan ay lulong o malimit na hawak ang kanilang gadgets sa pagkimusta sa iba, pakipag-usap o ano paman. Ngunit, ito ay ginamit ng mga mapagsamantalang tao para sa kanilang sariling interes. At yun na nga ang sexual na pang-aabuso. Maraming mga bata ang ibinubugaw ng magulang sa mga dayuhan gamit ang internet at nagkakaroon ng sexual na gawain. Ngayong pandemya, tumaas ang kaso ng online na sexual na pang-aabuso at exploitation sa mga bata. Dito po maraming reports ang nilabas ng iba't ibang ahensya ukol rito. Ito ay nakakabahala sapagkat bata ang naaabuso at ang epekto maaaring maramdaman nila sa kanilang sarili. Ayon sa Department of Justice, citing data from the US-based National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC, 279,166 na kaso ng sexual na pananamantala sa kabataan na ulat mula March 1 hanggang May 24 ngayong taon kumpara sa 76,561 na kaso noong 2019. Ito ay dahil sa pandemya at quarantine kung saan tumaas ng husto ang dami ng kaso ng sexual na pagsasamantala at pang-aabuso sa bahay. Sa datos na ito, tumaas ang kaso sa sexual na pang-aabuso at pananamantala sa loob ng bahay na naranasan ng mga bata. Nakakalungkot isipin, ngunit hindi nila deserve ang ganitong pang-aabuso. Kung sino pa ang kanilang pinagkakatiwalaan, sila pa ang gagawa ng bagay na maaaring mag-iwan sa kanila ng malaking epekto sa pag-iisip o pangkalusugan man. Online sexual exploitation of children. Lumakas o tumaas ang online sexual exploitation of children o sex sa panahon ng pandemya. Nang maraming Pilipino ang nawala ng trabaho, ang mga kumpanya ng teknolohiya ay nag-ulat na higit sa 1.29 million ng mga larawan at video ng mga materyales sa pang-aabuso sa bata na ginawa sa bansa noong 2020, triple ang bilang noong 2019. Base sa resultang inilabas ng 2021 Global Threat Assessment Report ng We Protect Global Alliance, sinasabing nakapagtala ang Pilipinas ng 265% na pagtaas ng mga kaso ng online child abuse sa pagitan ng mga buwan ng Marso hanggang Mayo noong isang taon. Ayon sa United Nations Children Fund o UNICEF, ang Pilipinas ay siyang pandaigdigang center ng kalakalan ng livestream sexual abuse. Ang mga natupasan ng UNICEF ay nagpakita ng 80% or 8 sa 10 ng mga bata sa Pilipinas ay mahina o nakaka-experience pagiging biktima ng online na sexual na pang-abuso o pang-bubuli. Napag-alaman din sa 2.5% ng mga bata sa bansa ay pinakita kanilang mga hubad na katawan o mga aktibidad na sexual na internet o sa cellphone. So meron po tayo itong case study po na pinamagatang What the Philippines is Doing to End Online Child Abuse na isinulat ni Juby Navarro na isang social welfare officer ng Philippines Department of Social Welfare and Development. So ito po yung laman, no? Patricia, not her real name, is an 11-year-old child who is currently in the protected custody of the Philippine government after she was rescued in May 2020 from online sexual exploitation. Her alleged trafficker is her mother, while the whereabouts of her father are unknown since they had been separated since Patricia was 3 years old. She is an only child and her family are rural migrants. Her mother was laid off from work
When the COVID-19 pandemic outbreak's timid demand from the factory she was working in, a man she met on social media offered her money in exchange for photos of Patricia, and that was how the exploitation of her child started. The rescue happened during the enforced community quarantine that had been in place due to the pandemic, and there was no way to return her immediately to her relatives. Therefore, the rescuing social workers decided to refer her to the residential care facility for protective custody. Sa ganitong panahon po, no, si Patricia, hindi po totoong pangalan, ay nakaranas po ng eksploitasyon. So magulang pa po niya ang naging dahilan upang mangyari po yung mga ganung bagay sa kanya. Department of Social Welfare and Development. The agency received 331 reports of child online sex abuse from 2019 to 2021. Makikita dito na noong 2019, nakatanggap ang ahensya ng 138 kaso, 86 sa babae at 52 sa lalaki. At noon namang 2020, nakatanggap sila ng 129 total na kaso, 100 sa babae, 29 sa lalaki. Mababa kumpara noong 2019. At ngayon, at sa nagdaang 2021, magmula noong Enero hanggang Setyembre, ay nakatanggap ang ahensya ng 64 na total na kaso, 54 sa babae at 10 sa lalaki. Mababa kumpara sa nagdaang 2 taon. Mapapansin natin dito na pababa ng pababa ang kaso sa nagdaang 23 taon. Sa kadahilanang hindi na itatala ang lahat ng kaso at ang ibang biktima ay takot nang magsabi ng kanilang napagdaanan sa mga kinauukulan. Narito ang ilan sa mga balitang aming nakalap, ilan lamang po sa mga balitang aming nakalap na patungkol sa online sexual abuse at exploitation. Narito ang pinamagatang The Filipino Mothers Selling Their Children for Online Sexual Abuse. Reported child sexual abuse online in Philippines up by over 260 during lockdown ayon sa DOH. DOJ. Narito din ang Philippines top word for online child sex abuse ayon sa isang study. At narito din ang agency received 331 reports of child online sex abuse from 2019 to 2021 ayon sa DSWD. Meron din tayo dito baby rescue from online sexual exploitation, DOJ IACATSAIS. Narito din ang online child sex abuse cases triple under lockdown in Philippines. Filipino children as young as 2 rescued from cyber sex trafficking. Ilan lamang yan sa mga naitalang mga kaso o nabalita sa publiko patungkol sa online sexual abuse at exploitation. Ngunit sino nga ba ang madalas na gumagawa nito? Ayon sa aming nakalap na impormasyon sa Interagency Council Against Trafficking, ang madalas na gumagawa ng sexual na pang-aabuso online at exploitation sa mga bata ay ang mga sumusunod. Narito ang kapwa kabataan na gumagawa ng sexual na pang-aabuso online at exploitation laban sa kanilang kapwa kabataan. Narito din ang magulang, mga magulang na napagawa ng kalaswaan ng kanilang kakilala o kanyang sariling anak upang mapagkakita ng pera o di kaya ay para sa pansariling sexual na pangangailangan. Narito din ang mga dayuhan. Sila ang karaniwang nagawa ng sexual na pang-abuso online at exploitation at kadalasan sila ay nagtatago sa likod ng kamera upang makapagsamantala sa kabataan. Ganun pa naman ay meron din mga Pilipino ring nananamantala sa kabataan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Meron din tayo dito mas mapagsamantalang tao. Ang sinasabi dito ay ang
yung mga taong may kapangyarihan o mga taong tingin sa kanilang mga biktima ay mahihina o walang bilang sa lipunan at kahit bilang tao. Pero makikita natin dito na meron silang iisang rason kung bakit nila ginagawa itong online sexual exploitation sa mga bata. Ito ay dahil sa pera. Dahil sa online sexual exploitation, madali ang pera. At maraming tao ang gustong willing na magbigay ng pera para sa tawag ng laman. Sino ang madalas na biktima ng online sexual exploitation? At ayon sa nakalat namin ulit sa Interagency Council Against Trafficking, ito daw ay ang mga batang 17 taong gulang at pababa, o di kaya naman ay mga edad na 18 o higit pa, ngunit walang kakayang pangalaga ng kanilang sarili, lalaki man o babae. Sila ang sinasabi ng Interagency Council Against Trafficking na madalas biktima ng ganitong pang-aabuso. Sapagkat sila ay wala sa tamang gulang upang sapat na maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga abusado. Bakit ito nangyayari? Isa sa dahilan ay likas na pagiging malihim at mahihiyain natin mga Pilipino, kung kaya't hindi gaano nagsusumbong ang mga batang biktima. Narito din ang mga delikadong epektong sexual na pang-abuso at eksploitasyon sa kabataan. Narito ang trauma, depression, STD or HIV or AIDS, body issue and eating disorder, anxiety, trust issues, low self-esteem, fear of intimacy, and sexual dysfunction. Ayon sa Makati Medical Center, ito ang depression ay nakasaad bilang pinakakaraniwang kondisyon ng mga biktima na nakaligtas sa ganitong pang-aabuso. Maaaring nahihirapan silang ipahayag ang kanilang mga iniisip at damdamin tungkol sa kanilang karanasan, at ang panunupil na ito ay maaaring magdulot ng mga pakiramdam ng kawalang halaga at mahabang panahon ng kalungkutan. Habang sila ay patuloy na nalulungkot, maaari nilang harapin ang mga pag-iisip ng pagpapakamatay, mga kaguluhan sa mga pattern tungkol sa kaso, at mga irregularidad sa mga konsumo ng pagkain. Sa madaling salita po, ang depression ay sanhi ng hindi magandang kaisipan at nararamdaman. Na maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating emosyonal na kalusugan. Ayon din sa Makati Medical Center, ang issue sa katawan at mga karamdaman sa pagkain ng nakaligtas ay malamang na hindi sila nasisiyan sa kanilang itsurang katawan, at may mas mataas na pagkakataon na maging napakataba o magkaroon ng negatibong gawi sa pagkain. Nimumukhay ng data na ang mga nakaligtas ay maaari ding magkaroon ng SSD o somatic symptoms disorder, or type siya ng 2 diabetes, ng diabetes. Maaring sa kagustuhan ng biktima na baguhin ang sariling katawan dahil sa maaring sinisisi ng mga biktima ang katawan nila o naalala nila ang nangyari sa kanila pag nakita yung kanilang sariling katawan na nauuwi sa hindi magandang epekto sa ating pag-iisip at katawan. At sa sobrang pagkain ng mga pagkain, isa din ito sa nagiging epekto sa mga biktima. Ayon din sa Makati Medical Center, ang stress at pagkabalisa ay karaniwan sa mga biktimang ng sexual na pang-abuso sa kabataan. Kahit na lumipas ang karanasan na, kahit tapos na yung nangyari sa kanila, ang mga nakaligtas ay maaaring magkaroon pa rin ng mga yugtong pag-atake ng pagkabalisa kapag nalantad sa mga particular na magpapatrigger sa biktima. Sapagkat ang dulot ng sexual na pang-abuso ay hindi agarang nawawala.
At kung minsan, nadadala ng biktima ang traumang ito sa kanilang pagtanda. At kapag may bagay o pangyayari na nakakapagpaalala sa biktima ng trauma, ito ay nagdudulot ng stress o pagkabalisa. Sa takot at takot sa intimacy ng mga biktima ng sexual na pang-aabuso ay maaaring nahihirapan sa pagtatag ng mga relasyon sa iba kung may kasalanan, kung ang may kasalanan sa kanila ay yung isang taong malapit sa kanila, ang mga biktima ay malamang na magkaroon ng mga issues sa tiwala o intimacy. At ayon din at sa patungkol naman sa mababang pagpahalaga sa sarili, ang mga nakaligtas ay may posibilidad na kumuha ng buong responsibilidad para sa kanilang mga aksyon at kadalasan nakakaranas ng pagkapuot sa sarili, kahihiyan at pagkakasala. Ayun yung pakiramdam nila ng mga biktima. Dahil sa mga negatibong mensahe at kilos na tanggap nila mula sa kanilang mga ng abuso sa kanila. Malaking posibilidad na mayroon din silang mga issue sa pagpapahalaga sa sarili. Ito ay maaaring magbigay ng daan para sa mga nakapaminsalang mekanismo sa pagharap tulad ng pag-abuso sa sangkap, pagsira sa sarili at kahit pagpapatiwal. Walang pinipiling edad, lahi o kasarian ang pang-aabusong sexual. Sa pandaigdigan sa Klaw, tinatansya pa nga na hanggang 1 bilyong minor de edad sa pagitan ng edad na 2 hanggang 17 ang nakakaranas ng ilang uri ng hindi gustong sexual na aktibidad. Upang matulungan ang mga biktima sa kanilang paglalakbay patungo sa paggaling, mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga psychological na kondisyon ang biktima o kung maaari pati na din yung mga taong nakapaligid na nagpapahalaga sa biktima. Ang psychological na tulong ay maaaring makatulong sa kanilang paghilom sa kanilang madilim na karanasan na dinanas. Mga batas na tatanggol laban sa sexual exploitation at sexual na pang-abuso. Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act o Batas Republika 7610. Sa ilalim ng batas na ito, itinuturing na inabuso at pinagsamantalahan ang kahit sinong bata, mapalalaki man o babae kapag pinakitaan sila ng mas nakatatandang tao, grupo o sindikato gamit ang dahas o pamimilit. Sa Batas Republika 7610, kapag ang tao o sindikato ay ginamitan ng dahas, gaya ng kutsilyo o kahit anumang matulis na bagay para pilitin o abusuhin ang lalaki o babae na gusto nilang pagsamantalahan, ay papasok ito sa batas na Batas Republika 7610. At ang parusang nakasaad dito, una, ay ang multa na hindi bababa sa 1,000 pesos pero hindi tataas sa 10,000 pesos. Pangalawang parusa, pagkakakulong ng hindi bababa sa 3 buwan pero hindi hihigit sa 3 taon. At ang pangatlo naman pong parusa ay maaaring patawan ng parehong pagmumulta at pagkakakulong kung kinakailangan. At ang pangalawang batas naman po ay ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012 o Batas Republika 10364. Ito ang pinagtibay na batas laban sa pangunguha at pagbebenta ng tao. Mula sa dating Batas Republika 9208, Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, maaaring ituring na trafficking in persons ang pag-recruit, pagkuha, paglalagay sa trabaho, paglipat o pagpapadala ng ibang tao na may paalaman o wala sa kinukuha. Sexual na pananamantala ang pagsali ng tao sa prostitusyon o pagkasangkot sa paggawa ng pornografiya,
kapalit ng pera o kapag ito'y patuloy na pinagkakakitaan. Sa batas ay publiko 10364, kasama po rito ay ang pag-recruit. Ang nagre-recruit po rito kadalasan ay ang mga sindikato na may katransaksyon ng mga dayuhan na matatanda o Pilipino na matatanda. At ang kasabot po nito ay ang magulang ng biktima, maaaring ang nanay o tatay, tiyuhin o mga kakilala o mga kaibigan nito. At ang pagkuha at paglalagay sa trabaho, paglipat o pagpapadala ng ibang tao ng may paalaman o wala mula sa kinukuha, ito ay ang pagbibigay aliw sa mga guest. Ito ay mapa-hotelman o mapa-bar. Ang kadalasang kinukuha sa trabahong ito ay ang mga menor de edad na lalaki o ang mga babae at binibigyan nila ng konting aliw ang mga dayuhan sa isang hotel para sila ay akitin at makipagtalik. At ang parusa po para sa Batas Republika 10364, para sa Section 4 ng Batas, pag-recruit, pangunguha, pagpapadala o pagtatanggap ng tao para sa mga krimen at illegal na gawain, labag din sa batas ang pagkakitaan ang kahit sinong tao sa pamamagitan ng pagbenta sa kanya sa mga dayuhan para sila'y gawing asawa, ilulong sa prostitusyon o paggawa ng porno. At ang parusa pong nakasaad dito, dalawa lamang po sila. Ito ay ang una, pagkakakulong ng 2 taon, o pangalawa, multa na hindi bababa sa 1,000,000 pero hindi hihigit sa 2,000,000. At para naman po sa Section 4A ng batas, masasabing mayroong pagtatangkang manguha ng tao kapag napatunayang nagkaroon ng paghahanda upang maisagawa ang pangunguha. Maaari pa rin itong gawing kaso kahit nagtagumpay ang pangunguha dahil sa aksidente o sa mismong pagpalag ng biktima. At mayroon din pong nakasaad na batas dito sa Republika 10364. Una ay ang pagkakakulong ng 15 taon, o pangalawa, multa na hindi bababa sa halagang 500,000 pero hindi hihigit sa 1,000,000 piso. Meron po tayong paanong maiiwasan ang sexual na pananamantala. Una pong paraan upang maiwasan. Una ay ang turuan ng mga bata tungkol sa lahat ng uri ng pang-aabuso at sa kanilang karapatan na mabuhay ng malusog, protektado at pagmamay-ari sa sarili nilang katawan. Pagdating naman sa karapatan ng mabuhay ng malusog, karapatan po ng magulang na bigyan po ng masusustansyang pagkain ang kanilang mga anak at karapatan din po nilang magkaroon ng ehersisyo araw-araw at karapatan din po ng mga anak nila na magkaroon ng sapat na tulog at payuhan po natin sila na huwag nating ipapahawak ang kanilang mga katawan sa kahit na sino o sa kahit na taong hindi nila kilala. At ang pangalawa naman po, importanteng ipaalala sa mga bata na mayroong mga taong pwedeng lapitan hinggil sa mga pinagdadaanan nila. At ang mga taong pong iyon ay ang pwede ang kanilang mga guro o ang DSWD or Children Women's Desk. Sila po ang kanilang maaring lapitan tungkol sa mga problemang nangyayari sa kanila ukol sa pananamantala. At ang pangatlo po, turuan ang mga bata ukol sa panganib sa pamimigay ng impormasyon online at panganib na nananatili sa internet. Iwasan po natin na ibigay ang mga mahalagang impormasyon gaya na lamang po ng address kung saan nakatira, contact number o ano ang tunay na pangalan nito at ang miyembro ng pamilya. Iwasan din po na makipag-chat or ibigay ang mga impormasyong ito sa mga taong nakikilala lamang online at sa mga taong kinakaibigan sila sa social media upang makuha ang mga impormasyong ito. At ang pang-apat po ay magtatag ng matinding tiwala sa pagitan mo at ng bata. Turuan na dapat matapat siyang magkwento ng mga aksyon niya online upang siguraduhin ligtas siya. Dapat lamang po na kausapin natin araw-araw ang mga bata, ang mga anak po natin. At dapat lamang po na sabihan sila na huwag manghiyang magsabi sa atin ng mga
problemang mayroon sila na sa gayon, magkaroon sila ng tiwala sa atin na magsabi at huwag magtubiling magsabi ng mga nangyayari sa kanila online or sa loob man ng bahay. Sa pagbuo ng mga patnubay ukol sa paggamit ng gadget at internet, subaybayan ng oras na nilalaan ng mga bata sa computer, Canadian Red Cross 2012, at paggamit ng parental controls o ang pag-block ng mga ibang website upang siguraduhin na ayon lamang sa edad ng bata ang mga ginagamit niyang apps at website, NSBCC. Sa ngayong pandemya po, alam naman po natin na 4 o 5 oras ng mga bata ginugugol ang kanila sa internet, mapa-Facebook man po, Twitter, Instagram, or other website sa internet. Nang dahil po dyan, mas babad sila sa Facebook nang siyang pinag-ugatan ng mga sexual na pananamantala. Minsan po may nag-a-add sa kanila nang hindi nila kilala at agad naman nila itong ina-accept. Dahil doon, mas lalo pa ng mga nag-add doon na kausapin lalo ang biktima upang hingiin ang kanilang mga hubad na larawan kapag once na sila ay napalapit na rito. Kaya po para sa mga magulang dyan, bantayan lamang po natin ang ating mga anak na sa paggamit ng internet, maaari lamang po na 3 minuto o 1 oras lamang ang kanilang pagtagal sa internet. At maaari rin po na bantayan natin kung ano yung mga kinakalikot nila, baka kasi mamaya ay nasa ibang website na pala sila at may makita sila na hindi dapat nila makita. At ang last po ay ang ito po yung mga ahensya or organisasyon na maaaring lapitan kapag naging saksi o biktima ng sexual na pananamantala.